Yun tayo eh. Kaya mismo, tayo mismo, mga mamamayang Pilipino, nagkakawatak-watak eh. Bakit? Dahil siya Aquino Marcos eh. Aquino Marcos, Aquino Marcos. Diba? Hindi tayo bumabase mismo sa ginawa ng tao eh. Sa ginawa. Ha? Hindi tayo bumabase sa track record. Diba? Basta ka alyado, basta Marcos ka, ang pinanigan niya, Marcos, iboboto mo na siya. Dahil Marcos siya. Marcos ka rin eh. O saan ka bumase? Doon sa pinanigan niya. Na pinanigan mo rin. Diba? Hindi tayo makakawala ron. Hindi tayo makaalis doon sa anino ng kasaysayan eh. Diba? Kalimutan na natin yun. At hindi tayo makakaunos. Ha? Lalo lang tayo magkakawatak-watak pag ganun. Diba? Del Marcos ke. Oh. 'Di ba? Oh. 'Yun ang ano natin eh. 'Di ba? Talagang hindi tayo ano eh, hindi tayo makawala ron eh sa kasaysayan ng Aquino at saka ano eh Marcos hanggang ngayon. Kahit yung mga kabataan, dala-dala nila 'yun eh. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Kaya tayo nagkakawatak-watak eh. Dahil ganun eh, hindi tayo makawala sa kasaysayan eh. Oh. Oh, 'di ba? Yan tayo eh. 'Di ba? Totoo 'yun eh. Bumabase tayo dun mismo. Kaysa Marcos ka, Marcos ka. Kaysa Aquino ka, Aquino ka. Oh. 'Di ba? Ang intindihin natin yung kalagayan ng bansa. Hindi yung kaalyado, hindi yung kaalyado ni Marcos, hindi yung kaalyado ng ni Marcos, hindi yung kaalyado ni Aquino. Ang intindihin natin yung ikabubuti ng bansa. 'Yun ang intindihin natin. 'Di ba? Kahit sa may bupang Marcos ka, kahit sa may bupang Aquino ka, 'di ba? Kung ikokompromiso mo ang kalagayan ng bansa natin. 'Di ba? Eh hindi maganda 'yun eh. 'Di ba? Ang anuhin natin, ang kampihan natin, yung bansa natin eh. Ang iupo natin yung malinis ang track record, yung maganda ang nagawa, yung tunay na pagmamahal sa bayan. Yun ang ilagay natin, yun ang iluklok natin. 'Di ba? Hindi dahil sa Marcos siya, Marcos siya. Hindi dahil sa Aquino siya, Aquino siya, hindi. 'Di ba? Hindi yun naniniwala ka kay Marcos, hindi naniniwala ka kay Aquino, hindi. 'Di ba? Doon tayo bumase sa track record. 'Di ba? Kahit sabi mo pang Marcos ka, kahit sabi mo pang Cory ka, kahit sabi mo pang Marcos ka, kahit sabi mo pang Cory ka, kahit sabi mo pang Aquino ka, basta kalagayan or ikabubuti ng bansa natin, lahat tayo magsama-sama, Marcos, Aquino. 'Di ba? Magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man tayo ng magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man tayo ng paniniwala. Pero basta sa ikabubuti ng bansa natin, sa ikabubuti or ikagaganda ng bansa natin, dapat lahat tayo magsama-sama. Lahat tayo magkakampi-kampi. Hindi dahil Marcos ka, Marcos ka. Hindi dahil Cory ka, Cory ka. Diba? Hindi tayo makaano eh. Hindi tayo makaunos sa kasaysayan ng mga Marcos Aquino eh. Diba? Oh. Dapat yun ang iniisip natin. Marcos ka man, Cory ka man. Diba? Kung sa ikabubuti ng bansa natin, ikaayos ng bansa natin, dapat walang Cory, walang Marcos, walang Aquino. Lahat tayo sama-sama. 'Di ba? Basta sa ikabubuti ng bansa natin eh hindi. 'Di ba? Kahit na ikasasama ng bansa natin, kahit na ikawawalang hiya ng bansa natin, kahit na pinagnanakawan tayo, Marcos pa rin ako.
Kahit magnakaw na si Marcos, kahit na ano na ginawa ni Marcos, Marcos pa rin ako, loyalist pa rin ako. Mali yun eh. Di ba? Eh ako, misa pinupuri ko si Marcos eh. Oh, sabi ko nga, kahit nanalo si Lenny Robredo, kung may ginawang kahayupan to, katarantaduhan eh. Di ba? Babatikusin din natin yan eh. Di ba? Dahil ang kinakampihan, natin dito, yung ikabubuti ng bansa natin eh. Yung ikagiginhawa ng bansa natin. Di ba? Yun ang inaano natin dito, kinakampihan natin dito. Wala tayong kinakampihan dito. Di ba? Kahit sabi mo pa maupo si Lenny Robredo, eh kung may ginawang katarantaduhan niyan, kahayupan niyan, pagnanakaw yan, ba? Babatikusin din natin yan. Eh hindi, yung mga ebe. Nasa tungkinan ng ilong yung pagnanakaw eh. Ha? Nasa tungkinan ng ilong yung panloloko eh. Ha? Nasa tungkinan ng ilong yung kahayupan eh. Aba, Marcos pa rin. Ha? Loyalist pa rin. Bakit? Maganda yung damit ni Imelde. Kursonada ko si Imelde. Ayos yung damit ni Imelde. Di ba? Saan tayo bumas eh? Doon mismo sa damit ni Imelda. Doon mismo sa ganda ng damit ni Imelda. Doon mismo sa ganda ni Imelda. Di ba? Doon tayo bumas eh. Sa kababayan eh. Di ba? Aba, kababayan ko ito. Buboto ko ito kahit na walang hiya na, kahit na nagnakaw na. Ha? Kahit na sa tungkinan ng ilong yung pagnanakaw na, kahit na sa tungkinan na ng ilong yung panloloko. Ha? Aba, ibuboto ko pa rin to. Bakit? Kababayan ko ito eh. Ha? Taga sa amin ito eh, kababayan ko to eh. 'Di ba? Ano ikinumpromiso mo? 'Di ba? Ikinumpromiso mo yung tao, yung bayan natin. Ikinumpromiso mo yung bayan, yung bansa natin eh. Oh. 'Di ba? Doon tayo eh, doon tayo bumabase. Kaya kita mo, ang tao ngayon, ang taong bayan ngayon, watak-watak eh. 'Di ba? May Marcos, may Aquino. 'Di ba? Watak-watak tayo eh. 'Yan ang gusto ng mga politikong trapo, magwatak-watak tayo. Oh. 'Di ba? Oh, kita mo katulad niyan, nagsama-sama sila. 'Di ba? Nagsama-sama lahat ng mga walang iya eh. Erap, Gloria. Oh. Ah, Erap, Gloria. Ano pa? Ah, Duterte, nagsama-sama lahat eh. Oh. 'Di ba? Kaya mo ibinoto si Marcos dahil oh, dati kang Erap. Kaya mo binoto si Marcos dahil magkakampi na si Erap tsaka si Marcos. Kaya binoto mo si Marcos dahil magkakampi na si Erap tsaka si Duterte. Kaya binoto mo si Marcos dahil magkakampi na lahat, magkakampi na si Gloria tsaka si Duterte, si Gloria tsaka si Marcos. Yun ba 'yon? Ganun ba 'yon? Ganun ba ang pagpili? Ganun ba ang barometro natin? Ha? Na pumili ng pumili ng politiko dahil magkakampi na. Oh, Marcos Gloria. Oh, 'di ba? Kaalyado ni Gloria, kaalyado ni Marcos, kaalyado ni Duterte. Kaya iboboto mo na rin Marcos. Oh. 'Di ba? Hindi tayo bumase mismo sa ginawa eh ng mga taong 'yon eh. Hindi tayo bumase doon mismo sa track record. Oh. 'Di ba? Hindi doon dapat ang barometro natin eh sa pagpili. Ha? Nang mamumuno sa atin eh, dahil kaalyado, dahil Marcos siya, Marcos siya, dahil Aquino siya, Aquino siya. Hindi, bumasi tayo mismo dun sa track record, dun sa nagawa ng tao, yung naging tapat sa panunungkulan, diba? Dun tayo mamili, dun tayo bumasi. Huwag tayo bumasi, huwag tayo magpakahon dun sa Aquino, Marcos eh, diba? E pakialam sa atin yan. Kilala ba tayo niyan? Oh. Kilala ka ba niyan, mga Aquino? Kilala ka ba niyan, mga Marcos? Hindi. Walang pakialam sa iyan. Kaya pag namili tayo, bumasi tayo doon sa track record. Huwag tayo bumasi doon sa Marcos ako. 'Di ba? Marcos ako, Marcos si ano eh. Marcos si ganito eh. Boboto ko 'to.
'di ba? Doon tayo bumabase. 'Di ba? Doon sa kaalyado eh, doon sa sinamahan ng politikong ibinoto mo eh. 'Di ba? Marcos ka, yung politiko ibinoto mo, Marcos din. Oh, bumase ka doon sa sinamahan ng politiko na yun eh. 'Di ba? Hindi tayo bumase doon eh sa track record. 'Di ba? Yung ginawa ng tao, kaya hindi tayo makawala sa anino ng mga Marcos eh. Kaya ang bansa natin ganito eh, watak-watak eh. 'Di ba? Basa kapakanan ng bansa eh. Nagkakawatak-watak tayo. Yung katulad ng ibang bansa, oh, mga Hong Kong. 'Di ba? Yung mga Hong Kong, magkakaiba man sila ng pinapanigan sa Hong Kong, sa Ampa. 'Di ba? Sa ibang bansa, sa US. 'Di ba? Sa Japan. 'Di ba? Oh. Magkakaiba man sila ng pinapanigan. Pero pag kapakanan na ng bansa nila, lahat sila nagsasama-sama. 'Di ba? Magkakaiba man sila ng pinaniniwalaan, magkakaiba man sila ng pananaw sa politiko, magkakaiba man sila ng pag-iisip, pero sa pagdating na sa kapakanan ng bansa nila, nagsasama-sama sila. Katulad dyan sa Hong Kong, oh. 'Di ba? Sa Hong Kong, nakita niyo sa Taiwan. 'Di ba? Ano pa? 'Di ba? Oh, basta kapakanan na ng bansa, nagsasama-sama sila. Wala nang ano ron eh, wala nang sinusuportahan politiko ron. Oh, 'di ba? Wala na yung dito ako, ganyan ako, hindi. Basta kapakanan na ng bansa, sinasantabi nila yung ano eh, yung iba-ibang sinusuportahan nilang politiko eh. 'Di ba? Nagkakaisa sila. Iba na yung kumbaga sa ano yung pag-iisip nila, iisa na. Basta ang nakukompromiso na yung kapakanan ng bansa, yung kalagayan ng bansa, nasasakripisyo na yung bansa, nagsasama-sama na ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Sa ibang bansa o mamamayan nila ron sa ibang bansa. Dito hindi. 'Di ba? Dito hindi, basta kapakanan na ng bansa, kapakanan na ng bansa, wala eh. Walang pakialam eh, hindi ako sasama diyan. Marcos 'yan eh. Hindi ako sasama diyan, Aquino 'yan eh. Pero ang pinaglalaban nila kapakanan na ng bansa. Walang pakialam eh, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga kahit ulo ng tuyo kakapit tayo eh, kahit ulo ng tuyo eh. 'Di ba? Oh. Wag lang natin masuportahan yung mga ano eh. 'Di ba? Yung mga dilawan, mga pulahan, 'di ba? Basta kapakanan na ng bansa, eh. Wala nang pakialam eh. Basta ako, pulahan ako, basta ako dilawan ako. 'Di ba? Basta yung kapakanan na ng bansa, wala nang pakialam eh. 'Di ba? Ganun tayo eh. Kaya nagkakawatak-watak tayo eh. Hindi katulad sa ibang bansa, talagang nagsasama-sama sila. Basta usapin na ng kapakanan ng bansa, usapin na ng kapakanan ng ora kalagayan ng bansa, lahat sila nagsasama-sama. Isinasantabi nila yung mga ano eh, yung mga sinusuportahan nila, isinasantabi nila yan. Basta kapakanan ng bansa, nagkakaisa sila. Ganun dapat tayo. Eh wala eh. Kanya-kanya eh. Watak-watak tayo eh. Kaya ang bansa natin hindi makaunos eh. Hindi tayo makakawala sa kasaysayan ng Aquino tsaka Marcos eh. 'Di ba? Oh. Yun tayo eh. Kaya dito paano yung ano natin eh, yung pag-unlad natin, yung pag-asensyo natin eh, mabagal eh. Bakit? Dahil hindi tayo makawala ron eh sa Aquino Marcos eh. 'Di ba? Oh. Doon tayo bumabase kung ano yung sinusupo, kung ano yung sinuportahan nung politikong tumakbo. Halimbawa, Aquino, Marcos ka, hindi mo siya boboto. Pero maganda ang nagawa nun. Ganun eh. Bumabase tayo doon sa pinili nung politiko na
ano siya eh, Aquino siya eh. Diba? O Marcos siya eh. Doon tayo bumabase kung ano yung sinamahan niyang kaalyado niya eh. Diba? Doon tayo eh. Kaya hindi tayo makaunos eh. Hindi tayo makawala sa Marcos Aquino. Diba? Kailangan ano na natin yung kalimutan na natin yun. Wala na eh, patay na eh. Patay na yung mga nag-aaway. Patay na si Ninoy. Patay na si Corey. Patay na si Marcos. Wala na yun eh. Oo. Diba? Kailangan kalimutan na natin yun eh. Diba? Hindi lang doon tayo paikot-ikot lang doon sa Marcos Aquino. Doon lang tumatakbo yung ano natin eh. Doon lang tumatakbo yung buhay ng mga Pilipino, Marcos Aquino, lalo na pag-eleksyon. Oh, doon lang tumatakbo eh, Marcos Aquino, Marcos Aquino. 'Di ba? Hindi tayo bumabase doon mismo sa track record eh. Hindi tayo mismo bumabase doon mismo sa ginawa ng tao eh. 'Di ba? Kung ano yung ginawa ng tao eh. Kung maganda yun or ikagaganda ng ano eh, ng takbo ng bansa natin, doon tayo bumase. Hindi dahil sa Aquino siya, Aquino siya. Hindi dahil sa Marcos siya, Marcos siya. Iboboto mo siya dahil Marcos siya. Iboboto mo siya dahil Aquino siya. Hindi. Diba? Oh. Kailangan tayo makawala ron eh. Kailangan na nating kalimutan yun. Kumbaga sa ano, ibang kasaysayan na to eh. Tapos na yung kasaysayan ng Aquino Marcos eh. Diba? Ibang kasaysayan na to. Diba? Oh. Kaya ang pagpili wala sa kaalyado eh. 'Di ba? Kaya yung loyalist na 'yan, nako po. 'Di ba? Katarantaduhan niya, loyalist na 'yan. Ha? Nagnanakaw na, loyalist ka pa rin. Ha? Nakita mo na nagnanakaw na sa tungkinan ng ilong mo, niloloko ka na't lahat, loyalist pa rin. Eh tanong, yung sinusuportahan mo ba loyalist sa iyo? Oh, 'di ba? Eh ang tanong eh. Oh, eh yung mga kinukuha niya, mga inaapoy niya eh, dati rin naglingkod kay Aquino 'yan. Oh, paano mo sasabing loyalist sa iya? Oh, eh yun, 'di ba? Yung dating ano niya, no, sila ano, 'di ba? Oh, yung mga dating naglingkod, dating naging secretary ni Aquino. Oh, eh kinuha rin ni Marcos eh. Oh. 'Di ba? Oh. Eh si ano, Marcos siya, ano yan eh, Aquino yan eh, si Subiri eh. Oh, Mick Subiri, Aquino yan eh. Oh, sino pa? Oh, si Minardo Guevara. Oh, kilala si Minardo Guevara, eh Aquino rin yun eh. Oh, diba? Kinuha rin niya kay, ano yun eh, ni Marcos yun eh. Nanilbihan din kay Aquino yun eh. Oh, oh, paano mo sasabi loyalist yan? Oh, diba? Kaya huwag tayo bumasi ron. Ha? Bumasi tayo sa track record kung ano yung nagawa ng tao. Doon tayo bumasi. Huwag tayo bumasi sa loyalist. Eh, lo-loyalist ka, hindi ka naman kilala niya. Kilala ka ba ni Marcos? Paano ka maglo-loyalist? Kilala ka ba niya? May napapala ka ba dyan? O, nababahaginan ka ba sa pagnanakaw niyan? Hindi naman eh. O, tapos maglo-loyalist ka. Oh, wala ka nang malamon, loyalist ka pa rin. Wala ka nang makain, loyalist ka pa rin. 'Di ba? Oh, eh, hindi ka naman kilala ng sinusuportahan mo. 'Di ba? Eh sabi ko nga bumasi tayo doon sa track record. Doon tayo bumasi. Kung ano 'yung nagawa ng tao, doon tayo bumasi. Eh ang dumi ng track record niyan eh. Oh. 'Di ba? Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming salamat at ano, babasa pa ba tayo ng comment? Ha? Di ba? Eh mga loyalist na yan, di ka oh katarantaduhan yung mga loyalist na yan. Di ka naman kilalan sinusuportahan mo, maglo-loyalist ka. Kilala ka ba niyan? May napapala ka ba diyan? Ha? Mm. 'Di ba? Galing kay Joey Doy, ha? Sabi ni matalinong senador Bato,
magparami tayo mga Pilipino para bayaran ng utang. Eh si Bato, talagang ang utak na ito, hindi ka na magtatak eh. Talagang ang utak na ito, talagang baliktad eh. Ha? Wala nang gagawin na ito eh. Wala nang gagawin na matino ito sa Senado. Eh. Pero yung magparami. Ano yan? Nagpapatawa ka ba, Bato? Eh nagpapatawa, kalbo ka nga. Ah, kalbo ka nga. Ang problema, walang mataw eh. Oh. Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat at God bless po sa atin lahat.